Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Mike ng MCL Vlog Mix Official. So, kamusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So today, mag-unboxing tayo. I-unboxing natin yung ating bagong unit na karagdagan sa aking mga koleksyon ng mga power tools. Ito ang GSB120Li ng Boss Professional. So guys, samahan nyo ako, i-review na natin at pag-usapan din natin kung ano yung mga disadvantage at advantage niya. Bago nga pala tayo magsimula, shoutout natin yung mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Usahan natin kay Mary Grace Laksina, kay Tony Vlog Mix Official, kay Anjo Singular Vlog Official, kay Lakay Ilocanos Vlog Official, kay Maricer Garcia, kay Benedict Garcia, kay Enrico Makatangay, kay Aris Policarpio, kay Ariel Binluan, kay James Leoning Anisito, kay Marlon Aguilar, kay Freddy Banting, kay Aileen Serrano, at sa mga hindi ko po nabanggit pa, pasensya na po kayo. So maraming salamat po sa suportang binibigay nyo sa akin. So guys, kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa aking YouTube channel, so pakisubscribe naman po para lagi kayong updated sa aking mga YouTube channel. So guys, malaking bagay sa akin to. So maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo at binibigyan nyo ako ng pagkakataon na makapagbahagi po sa inyo ng kaunting kaalaman. So pagbubutihin ko pa po at i-improve ko pa. Para makapagbigay po ako sa inyo ng mga ibang tips or magaganda pang idea sa mga video ko pa pong darating. So maraming salamat po. God bless. So guys, nandito na yung ating GSB120Li natin. So buksan na natin. Ito na siya guys. Ito yung kanyang manual. So kompleto siya ng details dito guys. Ito yung kanyang warranty. So nandito rin guys yung kanyang mga function. Ayan guys. At ito yung kanyang manual na kanyang charger. So makapal din guys. Nandito rin yung mga safety nya. Ito yung kanyang charger. Ayan guys. 220 yung charger. So guys, ito na yung extra battery nya. So 12 volts siya guys, lithium ion guys. So ito na yung ating unit. So isa-isahin lang natin yung kanyang ano, palagay na yung kanyang battery. So, una-una dito guys, ito yung kanyang Boss Professional GSB120Li. So, ayan siya guys. So, ito yung kanyang markings guys. Nakalagay dyan kung saan siya ginawa, barcode niya, at kung kailan siya, yung taon niya, nakalagay din dyan. So, ito, made in Malaysia. So, guys, isa-isahin natin yung kanyang mga function. So dito yung chunks niya, hindi na kailangan ng key kasi kahit nan tayo yung ano lang natin niya, mahihikot na. Ayan. So ayan na. Pagtatanggalin naman natin. Ayan, tanggal na siya. So napakadali. Hindi na natin kailangan ng key. At isa dito, meron siyang tatlong function. Ito yung hammer at drill at screw. Ayan siya. So unahin natin tong hammer. Ano ba yung hammer? Ito yung
itatapat natin dito. Ito yung selector na kung ang bubutasin natin ay yung mga concrete wall. Ano ba yung mga concrete wall? Hollow block. So yun yung ating gagamitin. Meron siyang hammer. Yan. So meron siyang speed. Max speed niya hanggang 20. Yan. Ayan guys. Meron siyang max speed dito. Yan. So mas mabilis yan. Malakas. Ibang ano niya. So ayan guys. Yung pangalawa niya, yung sa drill. Ayan. Ano ba yung drill na to? Pambutas na natin ng bakal, kahoy, plastic, o ano pa man yan. Yan na yung gagamitin natin. So meron din siyang, pwede rin natin siyang hinaan at lakasan dito sa kanyang yung ano niya, yung max speed niya. Pangatlo, yung screw, maglalagay tayo. Pwede, ito na yung gagamitin natin. So ang ano lang dito, kailangan mababa lang o mabagal lang yung kanyang speed, kasi para kontrolado natin yung pagbabao ng screw. At ito yung switch niya. So yung switch niya rito, yung handle niya, pag gusto natin mahina lang, i-press lang natin ang mahinahon. Ayan. Pag gusto natin mabilis, tagad natin. Long press. Sa taas, ito yung torque niya. Yung mas malakas yung motor niya. So, saan ba na ginagamit? So, gagamitin lang natin ito kapag hammer o drill yung gagamitin natin function. So, meron siyang torque na 1 and 2. Pag naka-2 yan, mas malakas. Okay guys. So, ito yung kanyang mag-i-screw, pabaon at pabunot ng screw. Ito yung gamit natin. Right and left. Ayan. Ayan. O, left and right. Ayan, pabalik. So, ayan yan guys. At, mapapansin nyo rito, yung kanyang grip niya, meron siyang rubber para hindi siya madulas hawakan. Halimbawa, nasa taas tayo, hindi natin siya mabibitawan basta-basta kasi meron siyang rubber. Hindi dudulas sa kamay natin. At meron siya dito exhaust. Ito yung para hindi mag-init yung kanyang motor. Ayan, hanggang sa may ilalim meron niya. Ayan, meron siya dito. So guys, ang ano pa dito guys, magaan siya. Pag-usapan natin yung advantage nito ng drill na to. Siyempre, maganda yung looks niya, madaling gamitin. Una-una, cordless siya dahil kahit saan natin siya dalhin. Iba talaga, kumbaga talagang pag dito ang gamit mo, grabe talaga guys. At ang ano pa rito guys, kahit saan yung work natin, kahit walang kuryente, halimbawa, ay pwede natin siyang gamitin. Yan ang advantage nitong tools na to. At ang isa pa dito, convenient gamitin. At lahat ng function niya, nandito na. Kaya wala na tayong problemahin pa. At ang ganda ba nito, meron siyang extra battery. In case na halimbawa, siya ay malobat, meron siya tayong pamalit. At ang disadvantage naman ng tools na to guys, medyo may kamahalan lang kumpara sa corded drill. Yun ang ano nito. At siyempre nalolobat siya. Kailangan nating i-charge kapag siya nalobat. Hindi katulad ng corded drill, basta sinaksak lang natin siya sa outlet hanggat gusto natin gamitin. Pero guys, ito naman, meron naman siyang extra battery. At ang isa pa dito guys, hindi siya water resistant. Hindi siya pwedeng mabasa o malaglag sa tubig. Yun ang ano na to. So guys, wala na ako makita ng disadvantage nitong tools na to. Talagang perfect ito, lalo na sa mga DIYers na mga babae. So napakagaan talaga kahit saan nila dalhin to. Lalo na sa mga baguhan. So guys, maraming salamat sa konting
kaalaman na ibinigay ko sa inyo tungkol sa tools na to. So sana po suportahan nyo ang aking vlog. Maraming maraming salamat po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po kayo palagi. Maraming maraming salamat po ulit.